Hi guys! Napakalaking usapin po ngayon sa social media ang pagtaas ng presyo ng halos lahat ng bilihin dito sa ating bansa. At syempre, may palusot dyan ang mga pulangaw. Hindi talaga yan nawawala ng mga script na gagamitin. Pampalubag loob sa kanilang mga, o sa kanilang grupo. Diba? Okay, yung sibuyas talagang grabe. Sobrang taas na talaga. At marami pong patunay na yung presyo dito sa ating bansa ay di hamak talagang mataas kumpara sa ibang bansa. Marami tayong kaibigan na nasa ibang bansa rin at nagkukonsumo rin syempre ng sibuyas. Kami po ay halos araw-araw din nagkukonsumo niyan dahil hindi masarap ang corned beef sa umaga pag walang sibuyas. Talagang dinadamihan natin ng sibuyas. So ibig sabihin, ako po'y apektado rin, pero hindi naman ako yung tipong sobrang umaaray. Mas naaawa po ako sa mga kababayan natin na sa tingin ko ay talagang kumukonsumo rin na ito. Lahat naman tayo halos eh, di ba? Pero kasi, talaga, ang dami pa rin nagmamaang-maangan ngayon ng mga pulangaw. At napakarami, ulit-ulitin ko, napakarami pa rin talaga nilang palusot tungkol nga dito. Sabi nung isang nagkomento, ito maganda kasi gusto kong i-share dahil yun pong nag-respond or yung sumagot sa komento ng isang pulangaw ay talaga pong napakaganda ng kanyang sinabi. Ito po, yung pulangaw sabi, matuto sana ang lahat na magtanim kahit sa paso lang para di magtatanong kung paano. Paano nga naman makakasurvive? Or diba, paano pagkakasyahin ang budget? Yun yung tanong. Kung maging masipag lang ang lahat, din mamong problema kung pangrikado lang naman para sa pamilya. Dito po sa Manila, talagang mahirap to yung ikaw mismo ay magtatanim para sa pansariling gamit. Alam nyo, ako'y nakabase sa probinsya, pero syempre, naandito pa rin madalas sa Metro Manila. At sa probinsya po, abay hindi kami bumibili ng kahit anong gulay. Lahat ng gulay ay nasa paligid po namin. Kahit po sibuyas, meron kaming tanim doon na panggamit lang. At kung sino ang wala sa paligid, pwedeng kumuha. Ganun po sa probinsya. Pero dito sa Metro Manila, talaga, pwede kahit sa paso. Saan paso? Para ang hirap kasi neto eh. Oo, dati, kami rin, meron akong tanim na, ano ba yun, kamatis dito sa aming terrace, sa isang malaking paso. Pero hindi ibig sabihin nun, namamahalan ako sa kamatis. Parang gusto ko lang magtanim ng kamatis at kahit papano, syempre, abay makakalibri ka ng ani, di ba? Anyway, so yon, pangrikado lang naman daw sa family ay pwede na tayong magtanim. Magandang suggestion, ha? Pero ganito, ito yung pinakamaganda talagang idea at sagot. Sabi niya, sabi nung sumagot, pag mahal ang karne, sasabihin ay magulay na lang, pero mahal din ang gulay. Sasabihin kasi may inflation. Pag sinabi mahal ang sitaw, sasabihin ay magtanim ng sitaw sa paso. Pag sinabi mahal ang upo, sabihin magtanim ng upo sa paso. Paano pag sinabi mahal ang niyog? Sasabihin mo magtanim ng niyog sa paso? May point, di ba? Paano pag sinabi mahal ang itlog ng manok? Sabihin mo mag-alaga ng manok at intaying mangitlog. Di ba? So hindi to solusyon na applicable sa lahat. Alright? Talagang dapat ang gobyerno ay may gawin sa pagtaas ng napakarami o lahat ng bilihin dito sa ating bansa. Ang sagot ng mga pulangaw, sa buong mundo ay nagtataasan ang presyo. Okay, sagot naman ng mga taong nag-iisip, posible, di ba? Maraming pagkakataon or cases na ganun nga, nagtataasan lahat. Kaya lang kasi, maswerte sila dahil meron silang leader na gumagawa ng paraan. Meron silang leader na naandun yung tanong na, ano nga ba ang gagawin ko? Paano ko to susolusyonan? Meron silang leader na ganun ang iniisip. Okay, e tayo, meron ba? Meron! Para sa mga DDS at sa mga fanatic.